What's up, guys? Good morning, good afternoon, and good evening. Kung anong oras naman ito pinapanood. So, since natapos natin yung topic natin na fair value gap, and di ba nga, I ask you to submit an assignment, just like this one, okay? So, si Sir Joshua nakapag-submit na siya nung London session. So, as you can see, 3:46 a.m. Okay, UTC negative 4, first fair value gap shows up. And there you go, may second fair value gap shows up, and then 421 TP hit na siya. So from 3:46 AM, okay, New York time session to ha, hindi to Philippine time session. So ang Philippine time session nito is will be 3:46 PM po ito sa Philippine standard time. So from 3:46, TP hit ka na ng 421. Now let's take a look kung saan siya nag-position. So there you go, we see a market going down. I'm expecting this one as a liquidity swap or buy side and sell side liquidity taken. And guess what? Pwede nyo i-take note tong lows na to as your sell sta as your, what do you call that? As your sell side liquidity, and this is your buy side liquidity. Tama? So now, the moment it went up, nakapag-create siya ng alin? Change of character or what? We called a break of structure. So, you have two options. So, pwedeng kunin mo itong pinakamababa or here. You have two options. So, hindi ka mauubusan ng options. So, as you can see here, tingnan natin na mabuti, kinuha ni Sir Joshua itong point of fair value gap na to in order to take a long position. So, ano ba sinabi ko sa inyo? Plata Fibonacci inside of that one, inside of that fair value gap, and see the reaction of the candlestick inside of that fair value gap. And you'll see, hindi siya nag-open below ng 50% level. Tama? In that case, kung hindi nag-open below ng 50% area, then definitely pwede niyang matrade to into a long position. Okay? So now, in that case, there you go. Up. May isa pang pagbaba ng presyo sa fair value, which is normal. Okay? Which is normal. Very, very normal. But again, good stop loss. Okay? I can see this one as a good stop loss or stop hunt niya ni Sir Joshua ninyo. So, okay na okay itong stop loss na to compare dito. Okay? Pero again, you have two options pa rin. Parang katulad lang ng paglalagay nyo ng position nyo into a long position. Okay? So, there you go. Let's say, for example, nakapag-long si Sir George nyo dito, then bumaba pa yung price right around here, he can probably place another position into here, and then, what? Move the price higher, higher, higher. Okay? So, now, since sabi ko nga sa inyo, pwede nyo kunin to as your first break of structure or change of character, and pwede din to. And guess what? Ano nagpapakita doon? A fair value gap. And guess what? A fair value gap right around here went to that fair value gap, and then suddenly push the price higher to that buy side liquidity right around here. Okay? So there we go. And guess what? Ito naman po ay tinatawag natin breaker block. Okay, yung breaker block natin, okay, or BB na tinatawag. So that's why in-extend nyo to the right. And guess what? See the reaction of the market dun sa bearish breaker block na yun. So just in case na nakapag-long somewhere around here kayo, dito sa 2 points na to, then definitely pwede nyo i-take a profit yan dito, somewhere around in this buy side liquidity right around here. Same exact thing here, take profit will be here. Now count that one as how many handles. Bilangin nyo ko ilang handles yan. Definitely it will give you more than 5 handles. I think it will be 7 or 6 handles. So yeah, that's enough. Okay, so TP hit siya doon. So now si Dexter naman, New York session looks like this. 10:28 PM fair value gap shows up, and 10:35 PM TP hit. See, napakaliit ng time increment. Napakaliit ng time difference silang dalawa. And guess what? TP hit ka na. Compare mo yan sa dating analysis mo na umaabot ka ng 2 hours, 3 hours. Then hindi mo nga alam kung anong ginagawa mo. So now, let's take a look what Dexter did. A buy side liquidity right around here. Very perfect. Sell side liquidity here. Very perfect. Failed to get the buy side liquidity. And now, it will aim for that sell side liquidity. Now, tingnan natin. We have a change of character right around here, which is perfect. And what you see? Went down to that change of character. Move back to that fair value gap. Also, you have a fair value gap here. But again, ano sinabi ko? Pinakamalapit sa change of character. There you go. See the reaction of the market candlestick to that fair value gap. Didn't even open inside of that fair value gap. Pwede ka makapag-short dito sa low wick na to. Or pwede mo ma-short marketplace right around here in this candle. And guess what? Your take profit will be your sell side liquidity.
That's a perfect scenario for your trade. Okay? So there you go. Next, New York session looks like this. Sir Joshua, 10:37. So, konting-konti lang nung pagka-trade ni Dexter and then ni Sir Joshua. Tingnan naman natin. So now, New York session, fair value gap shows up. TP hit siya ng 11:30. So now, let's try. Let's take a look. So, si Sir Dexter, right around here. Ah, ito ay Solana pala. Okay, see. So, Solana to. This is tried on cryptocurrency. Ito naman po ay tinry sa Euro-USD, which is good. Okay? Ito, S&P 500. Okay, medyo nalito ako doon. Akala ko kasi sa isang chart lang kayo natin yan. But again, this is perfect. At least, nagtatrade kayo sa cryptocurrency. So, there you go. Buy side liquidity taken, right around here. Now, you have a buy side liquidity here. A fair value gap shows up. Change of character. Fair value gap. Place a Fibonacci inside of that fair value gap. And you'll see the reaction of the candlestick inside of that didn't even open above. Okay? So, possible you can take a short trade right around in that zone and take profit the sell side liquidity. I don't know kung ano na itsura na ito ngayon. Maybe sobrang lower na siya. I don't know. Okay? You check. Okay? So, but again, that's perfect. So, So, dalawa pa lang yung nakakapag-submit ng assignment sa atin dito. Then, I'm assuming dalawa pa lang yung nakakapag-review ng ating videos na in-upload. Okay? So, this is just a follow-up reviewer or class for us kung paano natin itinitrade yung mga yan. Now, let's move on to the next one. Okay. There you go. Just give me a minute, guys. Okay. There you go. Let's open our Google Drive. So, ito na yung mga na-upload nating video recording dito sa ating Google Drive. So, meron na tayong Where to Trade, Session Break, okay, Liquidity Part 1, and Liquidity Part 2, Buy Side Liquidity, and Sell Side Liquidity, Follow-up Backtest, Fair Value Gap, and Introduction natin syempre sa taas yan. Okay? So, today I'm going to teach you yung ating Macro Time Trading Session. Okay? Macro Time Trading Session. So, wala naman tayo papakitang charts dito. Okay, so it's just papakitaan ko lang kayo kung paano nyo itinitrade or saan yung mga possible time frames na babantayan ninyo when it comes to your trading. Okay, so in that case, okay, so tingnan natin kung ma-open ko yung Notion ko. So, para mas madali tayo, tingnan natin. There you go. Okay. There you go. So, ayan, okay? So, in this reviewer, guys, I'm happy to, you know, show it to you kung ano yung mga nasa trading journal ko, and i-share ko sa inyo sa lahat-lahat ng aking trading journal throughout my, you know, trading journey when it comes to trading in ICT concept, okay? So, you need to understand the macro time trading, okay? So, bago kayo makapagsimula ng inyong trading, so, binigyan ko na kayo ng time trading, di ba? Binigyan ko na kayo ng macro ninyo. Okay, ito po ay tinatawag natin macro kasi yun yung tinatawag natin parang specific time and date ng isang market movement na dyan gumagalaw yung mga zones or dyan nagkakaroon ng reaction to that zone. I'm not saying na specifically pag sinabi kong 315, as in 315 sharp, doon nangyayari yung movement. No. Okay? Again, sinking. Possible, malapit dyan sa time na yan. Okay? So, there you go. But again, you will see the relevancy. Makikita nyo yung relevant ng market kasi lumilinaw ang movement during 3:15. Okay? Pumupunta yan dyan or talagang lumilinaw yung movement. And as you can see, kay Sir Joshua, 3:46, malinaw na yung movement. Okay? Dito naman, sabi ko sa inyo, 9:30,
10 o'clock. And guess what? 28 minutes after that one, boom. Diba? Nakikita nyo na malinaw. 10:30. Very random. Diba? Napaka-random naman ng mga zones na yan. Diba? So, again, dun sa macro time trading nyo, makikita yung pagkakaroon ng massive movement ng mga market and pagiging malinaw ng market movement. Okay? So, understanding the macro time trading session, this is the most important thing when it comes to trading session, is you must have enough information, knowledge when it comes to the right timing in planning to trade. Okay? In this section of trading, of my, you know, journaling, I will teach you how you can gain more knowledge when it comes to trading macro time trading session. Always remember, this is for New York session macro only. Asia, London is not included here. Okay, malinaw yan ha. So, ibig sabihin po, itong macro time trading session ko na ito is para lang po ito sa New York time session. Hindi po kasama dito ang London. Okay? So, wait lang. Ilalock muna natin siya. There you go. Para hindi ko magalaw. Okay, mali pala. Okay, there you go. Okay. Now, weekly opening gap. Okay? So, ang weekly opening gap daw po ay nag-open and closing dito sa two time na to. Okay? So, nag-open ang market ng 6 p.m. Philippine Standard Time. And magma-market close ng 4 a.m. New York Standard Time pala to, sorry. Okay? So, New York session is one of the best trading session I can offer to some of you, to some of the traders. Why? This is the not simply because we all know that New York is a known for major stock exchange or NYSE. Every blue chips and company, biggest company is listed in NYC. That's why New York session ang pinaka most influential time session sa lahat. Kasi nga nandoon lahat ng mga malalaking company, lahat ng pwede niyong pangalanan like Nvidia, Apple, Amazon, di ba? Lahat halos Google na doon. Okay? But one of the best thing is that a majority of the people here in the Philippines has a work and class during daylight, okay? Estimate 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday and sometimes even in Sunday, Saturday. So, kaya ako mas ino-offer sa inyo itong New York time session kasi nga majority of you guys may work sa umaga, may klase sa umaga, may pasok sa umaga, may ginagawa sa umaga, and then majority of us, free time na lang natin is yung gabi, which is napaka-perfect ng New York time session kasi sa gabi yan. Okay? Umaga sa kanila, gabi sa atin. Okay? So, New York session time session will be the best option for them to trade because of less work. And students of trading can focus because majority of this time is resting, di ba? Sabi ko nga nagpapahinga naman halos lahat ng tao during the night time sa Philippine Standard Time, okay? So New York time session begins at 8. Tingnan niyo to. Begins at 8 p.m. to 4 a.m. UTC. Okay? So now, let's move on to the macro time trading session, okay? Macro time session is specific during any session, but in this sample, okay, I will explain the New York session macro in specific time during the day, and that movement will go crystal clear for professional traders out there. Sabi ko nga sa inyo, once na pumapasok na yung macro time trading session, ay lumilinaw na ang movement ng market. Napakalinaw, okay? So, in that case, mas makikita nyo ng clear lahat, okay? So, macro time trading session daw pag AM, 9:30 to 11 p.m. window time. Okay? Ulitin ko. Hanapin nyo daw yung 9:30 to 11 p.m. window time. Between those time, makikita nyo yung mga tinuro ko sa inyo na liquidity, buy side liquidity, yung per valley gap na yan, makikita nyo siya doon. During 9:30 to 11 p.m. window. Okay? Pero syempre, kung aware na kayo sa silver bullet, then definitely maghihintay kayo ng silver bullet. Okay? Next. Macro before lunch, 10:50 to 11:10 p.m. Wait for the silver bullet for the second trade opportunity. So, kung makikita ko ulit, okay, kung makikita ko ulit yung mga binigay niyo example sa akin, there you go. Ayan. Sorry. So, ayan. So, ito, tinitrade, let's say for example, itong kay Dexter, okay? So, itong kay Dexter is ito yun, okay? Nandito siya. Okay? Ito yung na-trade niya. Okay? Yung AM session ng New York session. Ito yung na-trade niya. And,
Per baliga pang kinuha niya. And guess what? Magpo-fall under yan sa silver bullet. Okay? So, ito naman, macro before lunch, 10:50 to 11:10 yon. So, definitely is muntikan na si Sir Joshua makapunta sa lunchtime. Pero yung TP niya kasi is nasa lunchtime na. So, 11:30, so ibig sabihin guys, ito na yung mga dapat na binibitawan nyo na or talagang dapat hindi na kayo halos pipindot ng mga times na 11:30 something na yan. Okay? Okay lang yung nakapag-trade kayo ng 10:30 or 10:10, ganyan-ganyan. Okay pa yon. Then, i-hold nyo yung position nyo until na matipihit kayo. Okay? Prior to this time zone window na to. Okay? Pero sabihin na natin, 11:30 ka magpo-position, guess what, lunchtime ka na, alauna nagagalaw yung movement na yun. Okay, may ipit ka. Okay, may ipit ka lang. So, yung 10:50 to 11:10 window time na to, ay tinatawag namin tong the last ditch to the market, or yan ang tawag ni ICT dyan, the last ditch to the market. Para siyang, sige na, mag-lunch ka na, ganun. Okay, sige na, wait lang, ito na, magla-lunch na ako, parang ganun. Okay, so, ititipihit ka muna niya before mag-lunch ang mga traders, okay? Pero again ha, algorithm doesn't take lunch, okay? Hindi humihinto ang algorithm. It's just an, you know, ano tawag dito? It's just a, you know, parang ano lang natin, kasabihan, okay? Parang ganun lang. Okay? Pero again, hindi nagla-lunch time ang trading, hindi nagla-lunch time ang mga ang algorithm, okay? Patuloy pa rin siya, tuloy-tuloy lang yan. So, macro PM session, 3:15 to 3:45. Ito na po yung tinatawag nating last trading execution nyo sa isang araw. Ito na yon, last na to. So, kung nakapag-trade ka ng AM session, Asia session, London session, New York session, hanggang dito ka na lang. Ito na yung edge mo as a trader. Okay? Hanggang 3:15 to 3:45 AM ka lang po pwede mag-trade. Hindi ka na po pwede umabot ng 4 AM. Bakit? Magsasara na ang market ng 4 a.m. Naiintindihan? 4 a.m. po. Market close 4 a.m. So, mahihirapan ka na yan. Naiintindihan? So, dapat 3:45 tapos ka na mag-trade. And guess what? Hindi ko po inimbento itong mga oras na to. Okay? Makikita nyo yan kay ICT. Si ICT nagturo niyan. Specific yung time na binigay niya na yan. Okay? So, ito naman nakalagay dito. You are waiting for. Ito yung mga kailangan nyo i-trade. Okay? Ito yung mga majority ng possible makikita nyo dun sa mga time na yan and ititrade nyo siya. So, dito, silver bullet and second trade opportunity. Dito naman po sa 3:15 to 3:45, order block na po yan, tsaka breaker block and then volume imbalance na yung gagamitin nyo para matrade dito. Okay? Bihira na po dyan ang fair value gap. Naiintindihan? Bihira na ang fair value gap dito. Okay? So, PM session anticipation on where it will go. Remember, the lunch hour can be the pause and continuation of a trending day or a reversal or staying in sideways. Ito pong turn na to ay sinabi ni ICT, hindi po ako yan. Okay, just so you know, na yan ang sinasabi ni ICT na once na magkakaroon ka ng AM session, possible yung PM session yan ay kabaliktaran. Why? Because of this macro lunch na to. Okay? So kaya nga yung lunch, sinasabi ko sa inyo, hindi nyo na kailangan i-trade yung 12 to 1 AM. Okay? Hindi nyo kailangan i-trade yung 12 to 1 AM. Hayaan nyo yung market. Bakit? Kasi nga, it can be a pause. Possible, huminto na talaga yung market doon. Magsa-sideways na lang yon. Or possible, mag-continuation kung anong ginawa ng AM session. Or even a reversal. Kung umangat ang AM session, possible, bagsak ang PM session. Kung bumagsak ang AM session, possible, umangat ang PM session. Kung bumagsak ang AM session, then possible, pwedeng gawing sideways ni lunch yon. Or ng PM session yon. Naiintindihan? So, kailangan maging mautak kayo na hindi kayo naiipit sa mga trade. Kasi itong tatlong to, hindi nyo malalaman ng trade. Hindi po pwedeng isang bagsak lang lahat to. Naiintindihan? Hindi po pwedeng ganon. It can be a pause to the market, continuational of a trending day, or a reversal, or staying in sideways. So, you need to be careful. Okay? At least, binigyan ko kayo ng security ninyo para maging, you know, conservative kayo sa mga positions ninyo. Na, during this time, dapat hindi ko na hinuhold to, dapat TP o STP na ako dito. Yung mga ganun ba? Okay? So now, 4 PM session naman, preparation naman to guys. So, ibig sabihin, preparation nyo naman to kung gusto nyo i-trade yung PM session ng macro. Okay? So, pwede nyo aralan yung 1:30 AM, study nyo siya, pag-aralan nyo siya, and 2 o'clock to 4 AM, pag-aaralan nyo siya, and guess what, dito nyo makikita
between 2 a.m. to 4 a.m. dito nyo makikita yung sweet spot na tinatawag, meaning you can trade 2 a.m. to 4 a.m. if you wish. Ibig sabihin, ito yon. Pwede nyo pwede kayo makapag-trade ng order block, breaker block, and volume imbalance if you wish. Yun yung tinatawag na sweet spot. Sir Kim, bakit sweet spot? Kasi guys, wala nang kahirap-hirap i-trade yung PM session. It's just, yes, suffering nga lang guys. Magsasuffer lang kayo. Why? Guys, 2 a.m. to 4 a.m. Definitely antok na kayo niyan. Okay? Antok na kayo niyan. Okay? So, market conditions. If sell side has been taken, where's your buy side? Yes, it will target that area. Naiintindihan? Maybe hindi. Now, let's simplify this one. Sabi ko dito, macro PM session, may pag-aaralan kayong 1:30 a.m. Tignan nyo kung ano ginawa ng market nung 1:30 a.m. Nakuha na ba yung buy side? If nakuha na yung buy side, ano yung sunod? Sell side. Possible tatargetin mo yung sell side. Now, if the sell side has been taken, then nasa na ba ng buy side mo? And ang sagot ni ICT dyan, yes, it will target that area. Again, hindi ako nagsasabi nito, nakuha to kay ICT, si ICT lahat nagsabi nito, and guess what, it works, real time, real charts. Okay, so there you go, you have your macro time trading session, nasa inyo na yan, so definitely, yan yung mga possible na titignan ninyong time window when it comes to trading session with, ano, my macro time trading session. So maybe isipin niyo walang kwenta yan. Okay, maybe isipin niyo hindi niyo wala kayong matututunan dito sa time session na yan or whatsoever. Guess what? Meron pa ako maituturo sa inyo na macro time trading session, pero gusto ko lang muna sa inyo sabihin na ito yung pinaka basic ng macro time trading session. Ibang tao, guys, wala nito. Okay, wala silang kopya nito. Kayo lang ang may kopya nito, and guess what? The rest is yeah. Mahihirapan sila tumingin nito kasi nga hindi naman to binibigay. Okay, hindi naman ito binibigay. And guess what? Kung hahanapin nyo ito kay ICT, definitely marami kayong papanoorin videos. Kasi chop-chop to guys. Hindi ito in-explain ni ICT sa isang video lang. So, it took me like 3 to 4 videos ni ICT to compile everything that I put here. Naintindihan? So, there you go. This is a shortcut for you guys. Kinompile ko na lahat ng AM session ni ICT, macro time trading session ni ICT, and PM session of macro time trading session ni ICT. So, yeah. Okay? So, ito naman ang i-explain ko sa inyo next meeting. So, the weekly opening gap. Pero, ito yung gusto ko makita ninyo na 6 p.m. and then 4 a.m. nagsisimula yung mga market. Okay? Itong time na to. So, definitely, between those time, the 5 p.m., hindi kayo what do you call this? The 5 a.m., yeah, wala kayong magiging trade nun. Okay? Wala kayong magiging trade. Sarado yun. Okay? So, yun lang muna. So, I'll be seeing you guys in the next meeting. This is just a quick review. Okay, just a quick shotgun for you guys. So yeah, let me know if you finish this one. Please continue watching the videos, and I just need your update. Tingnan niyo, ang sarap tignan. Ang sarap panoorin or yung sarap tignan ng mga analysis niyo. You can change it. You can fake it. Okay? Nandiyan 'yon. Tipihit kayo. Okay? Just find where the fair value gap is. Hanapin nyo kung tama ba yung position yan. And guess what? You'll be free in the wild of trading. Thank you so much. I'll be seeing you in the next meeting. Peace out.